ito, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Timoteo at San Tito, mga obispo. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo po ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha.
Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng Poong nagliligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay itahayag, ng Poon ay dakila. Sa madla ay pabahayag, ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginoon ay purihin na lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay yukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginoon, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, Biyernes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon, huling Biyernes ng buwan ng Enero, Biyernes, araw ng ating debosyon sa ating pinakamamahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat. Isang mas malakas na palakpak para sa kanya. Aba, huling Biyernes na. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, tapos na. Ba't parang akong gusto nyo tapos na? Sabihin nyo sa katabi ninyo, tapos na. Naku, Father, ano naman kaya ang tapos na? Lord, sana tapos na ang pagkakasakit ko. Amen. Sana, Lord, tapos na ang marami ko ng problemang tinitiis. At sana, Lord, tapos na ang marami kong bayarin. Amen. O ba't parang mas malakas yata yung amen dyan? Pero mga kapatid, napakabilis ng panahon. Parang kakapasko pa lang, parang kakabagong taong pa lang, parang kakapiesta pa lang, tapos ilang araw na lang, Kwaresma na. February 14. Kaya sa Ash Wednesday, hindi ka lang daw kukrusan, pupusuan ka rin. Ilang araw na lang. Napakabilis ng panahon. Kaya hindi ka dapat babagal-bagal. Hindi ka dapat tatamad-tamad. Huwag kang pantay-antay lang dyan. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang meron ka pa, habang pwede pa, at habang kayang-kaya mo pa, gawin mo na kung anong mabuti at tamang pwede mong gawin sa buhay na ito. Amen? Kahapon ho, sa ating ika-apatnapu't dalawang
feeding program, yung ating iThursday, tuwing Webes ng umaga. Alam mo ninyo, kapansin-pansin, nakakadalawang Webes na tayo ay kaunti pa rin sila. Nung unang Webes natin last week, 216 lang yata. Kahapon, 261 pa lang. Aba, kaunti yun. Kalahati lang yun. Sabi ko, bakit kaunti pa lang kayo? Eh, Father, naghuhulihan pa nga araw-araw. Gabi, kahit madaling araw, nang huhuli. Pero alam niyo kung ano ang kahanga-hanga, kung ano ang nakakatuwa, itong ating mga pinapakain, sa tulong ng mga binibigay ninyo, kumukonte. Pero, ang mga kasama naming volunteers, responders, labora, foundation, QC ma'am, mga ihos, mga ministries, hindi sila nababawasan. Kahit kumaunti ang tinutulungan, marami pa rin ang tumutulong. Sa dami ba naman nila, hindi namin kakayanin kung walang volunteers. Hindi namin kakayanin kung wala kaming katulong. Tamang-tama po yan sa kapistahan ng dalawang santo na ipinagdiriwang natin ngayon, San Timoteo at San Tito. Sila po ay mga mabubuting kaibigan, alagad at kasama ni San Pablo sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, sa kanyang pagmimisyon. Sa unang pagbasang narinig natin, mararamdaman natin yung tuwa ni San Pablo, yung pasasalamat ni San Pablo sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng mga taong kagaya ni Timoteo at ni Tito. Mga taong nakasama niya, nakatulong niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang dami pong lugar, ang daming taong gusto ng Diyos na puntahan ni Pablo at hindi niya kayang gawing mag-isa. Kaya binigyan siya ng Diyos, binigyan siya ng Panginoon ng matapat, mabuting makakasama sa katauhan ni Timoteo at ni Tito. Sila ay nakasama niya, lalo na sa panahon na siya ay nakakaranas ng panghahamak, ng pangungutya, ng panguhusga, ng pananakit ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Nung isang araw, nagkasal ako sa San Pedro Calungsod Parish sa may sumulong sa Antipolo. Pagkatapos ng kasal, nung papunta, hinatid ako ni Kuya Joel nung pabalik, no? Ako ay nakapag-LRT sa wakas. Madali lang naman, dalawang sakay lang. Mula sa simbahan, jeep lang sa SM, sumulong. Tapos LRT, baba na ako ng rekto. At habang nakasakay ako sa LRT, binabalikan ko, tuwing magkakasal, laging merong sinasabi, sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa kalakasan at kahinaan, till death do us part. Hindi lang yan tungkol sa mag-asawa. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng mga tulad ni Timoteo at ni Tito. Mga kaibigan, mga kasama, mga kakilala natin na subok ng maaasahan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paano tumawag pa si Kristo ng 72. Maraming gagawin. Maraming haharapin. At hindi kaya kahit ng 12. Kaya tumawag pa siya ng iba. Kaya may 12 si Kristo at may 2 si Pablo. Sapagkat alam ng Diyos, hindi mo kaya lahat. Kailangan mo ng makakasama. Hindi mo kailangan ng marami. Kailangan mo mabuti. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid,
muli nating alalahanin, ipagdasal po natin sa misang ito ang mga taong ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Hindi para pakinabangan lang at hinding-hindi para gamitin lang, kundi mga taong magiging tapat, magiging mabuti sa iyo para gabayan, para alalayan ka, para samahan ka, hindi lang sa oras ng ginhawa at saya, kundi sa mga pagkakataong kailangan mo ng lakas at pag-asa. At sana, mga kapatid, hanggat pwede pa at kaya pa, huwag mong ipagdadamot ang sarili mo na maging Timoteo at Tito sa ibang tao. Huwag mong ipagdadamot ang anumang mabuti at tamang bagay na maiaambag mo sa ikagiginhawa, sa ikabubuti at ikaliligtas ng buhay ng iba. Makinig po kayo. Maniwala ka. Minsan, isang araw, may natulungan ka, may napaligaya, at may naayos ka ring buhay ng iba. Hayaan mong gamitin ka pa rin ng Diyos sa kanyang paraan. Continue to be blessed, continue to become a blessing. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinapanalangin din natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, karahasan at digmaan, ang mga bilanggo at may sakit, ang mga katutubo,
ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan, ang mga taong patuloy na nagiging mabuti at tapat sa atin, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Timoteo at San Tito, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari at ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Marami pong salamat.
kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samo ko at asal sana'y pakinggan mo na mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, itong kahinigan ko. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan
lalo na po ang mga ministry organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes po sa ganap ng ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay nagpapasalamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang mga pinansyal material na tulong po ay ating ginagamit hindi lamang sa panahon ng kalamidad at sakuna. Hindi lang po dito sa atin sa Maynila, kundi sa bawat pagkakataon na tinatawag ang paggawa natin ng kabutihan. Maraming salamat sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan na gagawa nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng pagtulong ng simbahang ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
ganon.